Magandang araw po mga ka-eyeball. Ito po si Doc Alan, ang inyong optometrist. Tatalakayin ko sa inyo ngayon kung ano ang kaibahan ng nearsighted, farsighted, at astigmatism. So ano nga ba yung nearsighted? Kapag nearsighted ka, ibig sabihin, nakikita mo ng malinaw yung nasa malapit. Pag titingin ka sa malayo, malabo. So sino yung mga taong unang naapektuhan nito? Siyempre, yung mga tumitingin sa malayo. Kunyari, estudyante. Yung bata, kapag magsusulat siya, tapos kukopi siya galing doon sa board, hindi niya mababasa ng malinaw yun. Isipin mo na lang, kunyari, meron kang anak, tapos hindi niya makita yung sinulat ni teacher doon sa board. Siyempre, hindi niya makukopya yun. Hindi niya rin yun matututunan. So ano ang ginagawa ng mga taong ito? Normally, ang isang tao, kapag hindi mo makita yung tinitignan mo, syempre lalapit ka. Kaya mapapansin mo naman sa bahay, yung mga bata, kapag nanonood ng TV, ang lapit-lapit sa TV, lumalapit sila. Tapos papagalitan mo, sabihin mo, kaya mas maganda, kapag lagi mo napapansin na lumalapit dun sa tinitignan niya, pa-check up mo kaagad sa isang optometrist. Ano pang maobserbahan mo sa kanila? Maobserbahan mo na sinisingkit nila yung mata nila. Nag-squinting sila. Sigurado ako kailangan niya ng magsalamin. Hindi totoo yan. So ano ba yung kondisyon na tinatawag nating nearsighted? Sila yung mga tinatawag natin na merong myopia. Kadalasan, yung mga taong may myopia, mahaba yung eyeballs nila. Mas mahaba ito kumpara sa karaniwan. Yung focus ng rays of light, hindi siya sumasakto doon sa dapat niyang tamaan. Ano ibig kong sabihin? Ang nearsighted po, yung rays of light na papasok sa loob ng mata natin, ang focus niya ay hindi umaabot po sa retina. So ito po yung retina natin. Pag pumasok yung rays of light, kapos po. Kapag naglagay tayo ng salamin dito, yung focus ng rays of light, uusog na siya rito, makikita na po natin ng malinaw. E paano kapag hindi ko gustong magsalamin o kapag tinatanggal yung salamin? So pag tinanggal mo yung salamin, yung rays of light mula dito, babalik siya doon, malabo na ulit. No! God, please, no! 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 Kapag mahaba yung eyeball mo, kahit magsalamin ka, hindi naman yan iigsi. Mahaba pa rin yan. Ano naman yung tinatawag natin na farsighted? Ang farsighted, ito yung kondisyon ng tao na pag tumingin siya sa malayo, malinaw. Pag tumingin siya sa malapit, malabo. Yung mga taong farsighted, sila kapag sumasakit ang ulo nila dito sa may bandang harap. Okay, kasi active yung muscles ng mata nila. So ang nangyayari, ganito po. Ang mga taong farsighted, yung eyeball nila ay mas maigsi kumpara sa karaniwan. Sa farsighted po, dahil maigsi yung eyeball niya, yung rays of light, pag pumasok sa mata natin, ay lumalagpas. So kapag lumagpas siya, lalagyan natin ng salamin dito, yung rays of light, uusog siya papunta sa may retina, makakita na po tayo ng malinaw. Kapag tinanggal natin yung salamin, babalik ulit yung rays of light sa dati niyang pwesto, malabo na ulit ang makikita. Ano naman yung tinatawag natin na astigmatism? Yung astigmatism, maraming klase niyan. Yung focus ng rays of light sa mata nila, hindi pareho. Maring iba yung hugis ng cornea nila o pwede din naman sa lens. Pero ang pinakamadalas, tinatawag natin na corneal astigmatism o hindi spherical in shape yung cornea. Paano yun? Ano ang astigmatism? Kapag normal ang mata ng tao, ganito ang makikita. Maayos ang pagkabilog ng mata, no? Especially yung cornea natin. Kapag may astigmatism, hindi bilog yung cornea o yung sa mata natin at distorted yung makikitang image. Ano yung mga sintomas ng mga taong may astigmatism? Yung mga taong may astigmatism, una sa lahat, syempre may panlalabo ng paningin. Pero hindi ko nila lahat malabo yung paningin kasi mali mo, konti lang sila. Yung iba naman, nahihilo kung sasakit yung ulo dito sa gilid. Yung iba parang nasusuka. Will you please repeat it? So, nahihilo, sakit ang ulo, nasusuka. Hindi ko sabihin buntis. Okay, astigmatism lang. Ito naman, merong special. We interrupt this program for a special news bulletin. Ano, special na kondisyon. Pero karaniwan naman ito. Tinatawag na presbyopia. Ito yung kondisyon ng mga tao na tumitigas na yung lente ng mata nila. Dati, nung mas bata tayo, kaya natin magbasa ng mas malapit pa na ganyan. Kahit mas malapit pa ganyan. Okay?
kapag nagkakaedad na tayo, palayo na ng palayo yan. Hanggang sa nakaganyan na. Nararanasan ito madalas ng mga tao na nasa 40 years old and above. What? So ang ginagawa nila, lalayo nila yung target, tapos sa kanila makikita ng mas malinaw. Bakit nagiging ganon? Papakita ko sa inyo. So sa mata natin, merong mga muscle, tsaka merong lente. Itong lente na to dapat dito flexible. Pag mas bata tayo, mas flexible yan. Kapag titingin tayo sa malapit, gagalaw tong muscle natin na to, tsaka tong lente. So dapat flexible siya para makapag-adjust siya, mag-change siya ng shape, para mag-compensate dun sa malapit na distansya sa mata natin. Pero kapag nandun na tayo, nagkakaedad na tayo, nababawasan din ito ng flexibility. Kunyari, ganyan siya. Kapag relax, ganyan siya. Kung titingin ka sa malapit, ganyan siya. Magbabulge siya ng ganyan. Yung focus, lalapit na dito. So, makikita mo ng malinaw sa malapit. Paano naman, kapag nag-edad tayo, meron na tayong presbyopia or nasa presbyopic stage na tayo, yung mata natin, hindi siya masyadong gaganyan. Kaya, hindi niya na kayang mag-compensate kapag titingin tayo dun sa malapit. So, ang ginagawa ng mga optometrist, magdadagdag ng tulong sa pagbasa, tinatawag na reading correction or reading aid. Kaya mo nakikita mo yung ganun sa gitna, may bilog sa gitna ng salamin pag ganun. Yun yung tulong na kailangan para makakita yung tao sa malapit. Maraming klaseng mga doble vista, pero sa ibang video natin gagawin yun, tatalakayin natin sa inyo. So sana meron kayong napulot na aral mula sa akin. Ito ulit si Doc Alan. See you!